Magandang hapon po. Ito po si Alokbit Buenaventura. Naisip ko na pumunta sa lumang simbahan dito sa Nasugbu na isang makasaysayang simbahan. Hindi lang po sa pagiging holy, kundi ang simbolo rin po. Kasi ang simbahan po na yan ay sinunog noong 1896. So 43 years old na po nung masunog 'yon. Ang Spanish po kasi mga galit sa mga Batanggenyo dahil ang mga Batanggenyo ay nag-join sa Katipunan. Ngayon po ang padre po noon, ang pare na naging Paris Chart ay si Paris Cadio o Padre Cadio. At kung titingnan po ninyo talaga ang history, yun ay ang simula ng revolusyon dito sa Pilipinas nung patay nila si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal po kasi ay pinatay nung 1896 din. Yun po ang naghudyat. At ang edad po niya noon, nasa 35 na dahil 1861 naman siya nung ipinanganak. So, yun po ang naging simula, naging hudyat, yung pagsunog ng simbahan na aking tutunguhan, yung lumang simbahan, na titignan ko kung may makukuha pa akong ibang impormasyon doon sa mga matatanda. So, yun po ang aking masasabi at babalik po ako. Ito po si Alokbit Buenaventura. Kasalukuyan ngayon akong nandito sa harapan ng lumang simbahan ng Nasugbu upang bigyan natin ng maiksing pag-aalaala at paalala sa mga kabataan kung ano ang naging buhay dito sa lumang simbahan na ikukwento natin dahan-dahan, kukuhanin natin sila ng litrato at para malinawan ng mga hindi nakakaalam. Ito po ang harapan ngayon. Nakikita ninyo. Ito ang muna ng balot ng mga ugat ng balite na umapit na sa kanyang mga bato. Mga pader. Ayan po, ayan. Titignan pa natin ang pinaka-lugaw. Ito po. Sa ngayon, nabibigid na rin sila ng mga nagtitinda. Araw po ng Biyernes ngayon. Ayan po, may mga nagtitinda natin sa paligid. Mayroon ding mga nagsisimba ngayong araw na to. Pinakaluma. Mapapansin niyo sa istruktura, wala yung mga tinatawag na bakal sa pader na katulad ng ginagawang modernong mga structure o building. Ito po. Mapapansin din ninyo doon sa bandang itaas, hindi nga masyadong kita. Ayan. Merong isang kalapate na nakadapo. Ayun po. Sa sanga. Yan, parang nangyayari isa siyang yan po. Sa ngayon merong itinayo sila na parang kapilya para dasalan ang para ang mga tao ay magunita at maalala lagi kung ano ang lugar na ito. Yan, nakikita po ninyo yan. Puro puno na ng balite, puro ugat ng balite ang mga pader. Yun. Ating kukuhanan. Ayun. Ang kalapati nga. Na parang nagsisilbi siya. Ayun po. Aking ipinopokus siya. Nagsisilbi siya na parang espiritus nganto kung tatawagin ang mga ito.
Yan po. Ayun siya sa sanga. Kitang-kita na ang mga pader ay punong-puno o nagbalot ng ugat. Yan po. Meron ditong Lourdes. Dito nag-ihaalay sila ng mga kandila. Mayroong mga estatwa na ayan, ng mga ibon. Ayan. Ito po, lapitan natin. Pansin na pansin dito na ang simbahan na ito ay sinunog. Ayan po. Ayan po, ano. Nasunog po ito noong 1898. Noong panahon na nag-umpisa ang revolusyon dito sa Batangas. At maraming mga Batanggenyo ang namatay. Ayan po. Hindi na nila binago ang mga bato, hindi nila inalis, hindi nila binago sapagkat para siguro lagi nilang maaalala kung anong nangyari dito. Baka saysayan po ang lugar nito. Dito marami rin mga tay na tao dahil sa pagtatanggol sa ating inambayan. Nakatatak din po dito ang 10 utos ng Diyos na ibinigay kay ang kaya. Yun po. Ito po ang 10 utos na ibinigay kay Moises nung kapanahonan niya. Dito ay nakalagay din ang 10 utos na binigay kay Moises sa bundok ng Sinai. Sulat lamang po, pero hindi po ito ang tunay na bato na ginamit. Hindi naman ako matagal dito nga, pera. Ha? Hindi ako dito na katagal. Ano pong pangalan nyo? Dito, Barcelona. Barcelona po? Barcelona ako. Ah, opo. So, magandang hapon po. Ako po si Alokbit Buenaventura. Magtatanong lang po ako ng mga ilang bagay. Gaano na po matagal itong simbahan na ganito? Ano tatanong mo? Ito po, anong edad na nitong simbahan? Aba, hindi ko alam. Hindi niyo po alam? Wala akong alam dito eh. Baguhan nga lang ako dito sa baguhan lubang simbahan. Dati din ako nakatira sa Bukana. Ah, sa Bukana po. Ayan, si Aling Mere, no? Puro matangang mo. Hindi po, maraming salamat po. Nagdating ang pangit kayo ng deputo.